Happiest birthday, engineer. Ayan, sa engineer sa amin. Paano po malalaman kung gut empty tsaka crop empty ng mga manok? Ano po ba ang magandang crop empty or gut empty? Salamat po. I wish good health and more good peace. Yan po ba ang tinatanong ninyo ay yung sa panlaban ninyo? Pag crop at gut, di ba? Pag gut, talagang sagad na yan. Yung crop empty, pwedeng maipo nyo yan. Pagka crop empty, pwedeng may gut, may laman pa siya sa gut. Ano? So, didepende po yung ikot niya, mga kagbangawa natin. Pero kung tinitingnan nyo po sa manok nyo, at tingin nyo, at yun ang kinakailangan ng inyong manok, at doon siya gumagalaw, yung gut empty siya or crop empty, eh, kailangan tingnan nyo yung ipot nila. Pag lumabas po yung parang 5 centavo, tapos parang may bula-bula na maputi, ano, na medyo madilaw maputi ng gano'n, ibig sabihin, pati gut niyan, sagad na yan. Kung hindi kayo nakapagpurga ng maigi, mapapansin nyo malapit na kayo mag-gut empty pag lumalabas na po yung bulate. Di ba? Ah, tandaan nyo po yan. Pag yan ay lumalabas na yung bulate na yan, ibig sabihin, nag-gut empty na siya at may bulate, ang hirap pong i-point ang inyong manok. Take note, mahirap pong i-point yan. Most likely, tagilid ka dyan sa labanan, lalo pa pag big fights. Ano? So iba, hinihila nga nila, may palabas. Pero ibig ang connotation dyan, eh merong laman ang inyong manok sa loob na bulati. And makikita nyo po yan, yung manok nyo, may nag-start na mag-gut empty, ano? Lumabas na yung bulati, hawak-hawak nyo, kaharap yung isang manok. Most likely, yung manok ninyo, yung stag ninyo, pagka tumitingin na sa ilalim, hindi na siya nakapokus sa laban, pagkain ang hinahanap niya. Is because masyado na siya nagugutom at naagaw na nung ano nung bulati pa yung pagkain, so delikado tayo. Siyempre, crap po. Mag-ipo mo, may laman, mahihipo mo naman yan. O, yung sa gizzard, hindi natin yan alam. Makikita natin yan sa ipot. Dadaan po yan sa mga stages. Unang-una, pagka ang manok natin. For example, in the morning, pansinin nyo yung morning, ano, na hindi nyo pa siya pinapakain. O, ito dyan, ang ipot niyan, yung malaki muna, yung may green, o, yung intestinal droppings na, ano, later on, pag naano yan, kaipot ng ilan, dalabas na po yung cecal dropping. Yung ma-brown-brown, ano, yung ma-brown. Yan, start na po yan. Ng, ano, paubos na po yan. Yung ma-brown na mabaho. Yan, ibig sabihin nyo, nag-start na yan. Na, tawag dito na, yan, na-empty na yung gut. And then later on, after few hours, lalabas na po yung 5 centavo na parang may bula-bula, na parang medyo malagkit na, no? Ayan. So, yung iba, they would expect na pag ganun na yung ipot ng manok nila, at least, within an hour or three, hanggang 3 hours, dapat mapalaban na. It's because empty na sila. Di ba? So, yun. Sabihin nun, empty na siya. Ngayon, hindi ho lahat ng manok dapat ganun. Kahit po kami mga big time, lalo na yung mga sanay, lalo sa sweater, minsan naguguluhan yung mga buhay nila kapag sila ay naghahanda ng mga roundheads. Di ba? May mga roundheads, may mga manok na sadyang ayaw nilang magutom. And that is, dapat makita mo yan during sa iyong preconditioning stage, yung ganyang klase or sa breeding mo, alam mo na talaga na pag-aralan mo na itong linyadang ito ay hindi kailangan ng gut empty or yung ubos na ubos. Ano? Pag crop, o ito lang, di ba? Crop empty. O pag empty yun, o ibig sabihin, hindi ibig sabihin yun, na ubos na yun sa loob. Wala na lang dito, pero nasa loob pa siya, may tinutunaw pa siya. Pero pag gut empty, ibig sabihin, lumalabas na yung 5 centavo, na wala na siyang may ipot na may laman. Ngayon, ito ang question. Boss, empty na gano'n na, nag-cecal dropping na, pamaya-maya may iipot po, parang maliliit na ano intestinal. But lumalabas po yun, eh ano naman, hindi na ako nagpitik o nagbigay ng pagkain. Ibig sabihin po noon, nakita ko po, base lang sa experience ko, pag umiipot ng gano'n, malaking problema sa akin yan. Umiipot na ng konti, pamaya-maya may gano'n na maliliit na naman, na parang intestinal dropping na naman. Sabihin po, may bulate ang inyong manok. Madaming bulate. Subukan ko na yan po. Madaming beses ko na nakikita yan. Yan ho ang problema. Lalo pat minsan, hindi yan ho. Ang problema ninyo, hindi babagsak yung timbang ng inyong mga manok. Ha? Lalo na may bulate. So, kahit ganyan lang po, kasimple yan, ugaliin po natin yung pagpupurga. 10 days before the fight, kung stag, yan ho dapat yung last ninyo. At kung kak naman, at least 7 days before the fight, most likely po, mahihirapan ang inyong pumoko sa laban kapag yan po ay bulate. Madali yung mag-empty ng manok, pero yung bulate, kapag naandyan yan, mahirap naman pong pagalawin ang ating mga manok. Pwede pong masira. Ano? So yung pag-gut empty na yan na tinatawag, yung ibig sabihin malinis, hihintayin mo yung kasing laki ng 5 centavo na parang may mga maliliit na kulay na mga bula, tapos may mga puti na naghalo doon. Ano? So yun, gut empty na siya. Pero,
pwede pa rin pong lumabas yung tinatawag na parang maliliit nga na intestinal. Kapag kayan intestinal na ipot, kapag kayan po ay meron tinatawag natin na bulate, madaming bulate, ay lalabas po yan. Ha? So be very careful. Kung ang hinihingi ng manok mo ay gut empty o yung ubos na ubos, talaga o empty siya, yun po. Sa, hindi po yan tinatawag natin applicable to all the bloodlines na meron tayo. Ha? Kasi marami po tayo naririnig o nagsasabi, o dapat gut empty ang manok, hindi po dapat laging gut empty. May particular na bloodline ang binabagayan po niyan. At merong edad na binabagayan din yan. Minsan yung stag, hindi nila kinakaya yung gut emptying, tinatawag na yan. Medyo nahihirapan sila. Danas ko po yan. At danas po yan ng maraming malalaking breeder. Ano? So, hindi lamang po kayo, pati po kaming malalaki, nalilito din dyan. Kasi may mga bloodline, kapag hindi mo yan dumaan sa tinatawag nating preconditioning stage at na-monitor yung tinatawag natin na kanilang paggalaw, yung kanilang karakteristik, pwede po pala na sila gusto nila may laman sila paglaban. May mga style ng pagbibigay ng pagkain naman po na hindi naman madaming na ibibigay mo, pero once in a while, pagbaba mo every 3 hours, pag nilimber mo sila, kapag naka-aircon ka, pwede mo silang bigyan ng konting mais, konting pellets, para po na maintain lang yung hindi lang sila masyadong magutom. May mga linyada na gusto talaga nila, ubos na ubos o empty sila, ay iba po yun. Kaya po, hindi po lahat isang stroke, pare-parehas yan. Kaya yan po ang reason ng ibang mga breeders na sila hindi nagbi-breed ng ibang linyada, wala silang round head. Eh boss, bakit yung sweater Boston nagki-click? Opo, nagki-click po yan. Kasi ang Boston po, with all the round head, siya po ang isa sa mga medyo aggressive na tinatawag natin. Parang sweater. Sabi nga ng iba, galing din yung sweater. O yung Boston po na yan, eh pwede yung may blood na, na yung sweater natin, eh may blood na po yan. So, with all na mga round head, pansinin nyo sila mas click sa sweater. Pero yung mga tinatawag natin, mga dun gray, yung iba mga lazy, hindi masyado kung nagki-click sa sweater. Kaya wala ko kayo masyadong maririnig na sikat na combination ng sweater roundhead, maliban po doon sa sweater Boston na talaga namang nananalasa kasi ang ganda nila mag-break, isang palo-palo, pag ano, nananalo na. So, yun po mga kasabong. So, take note on the, ano, on the gut empty. So, yung 5 centavo na hinahanap mo, kapatid, na parang may mga maliliit na bula-bula na empty na sa gut na. Yun. But, yun nga sabi ko, yung mga cautious na problema natin dyan, pwede pa may lumabas tayo tapos umipot, ibig sabihin there's something wrong. So, you have to clean your birds before the fight and during the conditioning and pre-conditioning stage. Kailangan maayos yung pagpupurga, pagpapaligo, at pagbabacterial flushing. By doing this to, yung three na religiously, makikita ninyo na healthy-healthy yung manok ninyo, pati yung balahibo. Ano, kasabong? Ayun. Na-anticipate ko lang kasi minsan yung question, minsan kasi naliligaw tayo eh. Pag nare